and good morning. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At good morning, Kuya. It's Monday morning mula po sa Pilipinas. Good morning. It's time to rise and shine. Sa Panginoon minsan pa na tayo mayroong mabuting pagkakataon upang magkasama-sama tayo. Start your week right, start your day right. Huwag po tayo makakalimot una sa lahat na magtagubilin, manalangin at humingi ng gabay sa atin pong mga paggawa. At ngayong umaga po, makakasama din natin ang ilan po sa ating mga kapatid naman sa MCGI Bacoor Cavite Chapter upang tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo pa rin sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At naroon po ang ating representatives sa Bacoor Cavite, si Brother Michael Salazar at ang ating mga kapatid na kasama niya ngayon doon. Good morning, Brother Michael! Good morning, Kuya! Rise and shine! Pagbati po, Kuya, mula sa mga kapatid dito sa MCGI Bacoor Chapter. Kuya, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na muli pong ipinagkaloob sa atin upang makagawa ng mabuti sa isang paraan. Ngayon po ay nandito po tayo sa City of Bacoor National High School, Springville, Cavite. Kasama ang ating pong mga kapatid sa MCGI upang magkaloob ng munting tulong para sa mga guro na nagtuturo po dito sa CBNHS Springville. Muli po, Kuya, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula sa mga kapatid! MCGI Cares! MCGI Shines! To God be the glory! Salamat po sa Diyos. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Brother Michael. At sa inyo pong lahat, mga kapatid na nariyan ngayon, salamat po sa inyong patuloy na partisipasyon. Tayo'y maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagbati po sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Keep on shining and keep on caring. Sa mga nag-iisip naman po ng lulutuin nila ngayong araw, baka gusto niyo subukan ang chicken with a twist recipe. Ano po ba ito at paanong inihahanda? Panoorin natin. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Oy, Angkol, ang bango natin ngayon na. Siyempre kasi may dala akong pandan. Magluluto kasi tayo ngayon ng masarap na putahe at kakaiba dahil sa paraan ng pagluluto at paggamit ito. Magluluto tayo ng chicken pandan! Tara! Magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 7 pieces chopped pandan roots, 4 pieces cilantro roots, 1 whole garlic minced, 1 thumb size grated ginger, 2 tablespoons coconut milk, 1 1/2 tablespoons brown sugar, 2 1/2 tablespoons oyster sauce, 3 tablespoons soy sauce, 2 tablespoons cornstarch, 1/2 teaspoon salt, 1/2 teaspoon ground white pepper, 1 tablespoon sesame seeds, 8 pieces chicken thighs, 20 pieces pandan leaves, washed and cleaned, 500 ml cooking oil. For the sauce, 1 tablespoon cooking oil, 1 tablespoon minced garlic, 1/2 teaspoon chopped red chili, 1 1/2 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon brown sugar, 4 tablespoons water. Mortar and pestle ay ilagay ang pandan roots at dikdikin. Kapag durog na ay isunod naman ang cilantro roots at saka dikdikin ulit. Ilagay ang minced garlic at grated ginger at dikdikin ulit. Ilagay ang coconut milk at dikdikin lang ulit. Saka ilagay ang brown sugar, oyster sauce, soy sauce, cornstarch, salt,
ground white pepper, and sesame seeds at dikdikin lang ulit. Lagyan ng hiwa ang ating mga chicken thighs para kapag sinisison na natin ay manuot ang lasa sa loob ng ating mga manok. Sunod naman ay ilagay ang mga dinikdik na sangkap kanina. Pahiran at i-massage lang ito ng mabuti, then let it marinate for 2 hours to 4 hours or overnight. After ma-marinate ay balutan lang ito ng pandan leaves at lagyan ng toothpick para hindi kumalas ang pandan leaves. I-steam natin ito ng 15 minutes. After 15 minutes ay i-deep fry lang natin ito sa kawali na may mainit na mantika over high heat at saka lutuin lang ito for 2 to 3 minutes or hanggang sa ma-golden brown ang manok. For the sauce, ay sa isang kawali na may mainit na mantika, ay gisahin lang ang minced garlic at sliced red chilies, haluin lang for 1 minute at saka isunod agad ang soy sauce, brown sugar at tubig. Lutuin lang ito hanggang sa kumulo and then serve with chicken pandan. Enjoy! Luto na yung ating chicken pandan. Mga kasambahay, alam nyo ba na ang pagbalat ng pandan leaves sa manok ay nakakatulong upang mabawasan ang pag-absorb ng mantika sa manok? Ganun pala yun. Try ko din sa tuyo. Tara, kain tayo! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sa atin pong Wonders of Creation, alam ba ninyo na hindi lamang po ang tao ang nakakaranas ng depression, kundi maging ang mga hayop. Ano-ano bang hayop ang nadidepress na rin o nadidepress din gaya po ng tao? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Maraming masamang consequences ang depression sa tao, mula sa hindi pagkain hanggang sa pag-commit ng suicide. Ngunit alam ba ninyo na may mga hayop din na nadidepress? Kilalanin natin sila at alamin natin kung pareho lang ba ang epekto sa hayop ng depression. Ayon sa mga pag-aaral, hindi lamang limitado sa mga hayop na mababanggit ang may mga sintomas ng depression. Ang anim na mga hayop na ito ay ang mas maraming observed na manifestations among other animals. At ito ay ang mga primates, dolphins, dogs, cats, birds, at elephants. Hindi maikakaila na ang apat ay mga animals that are in captivity. Paradoxically, ang paghuli at pagkukulong sa mga unggoy, dolphins, mga ibon, at mga elepante para sa mga scientific na pag-aaral ay siyang mismong dahilan ng depression. Naihihiwalay sila sa kanilang natural habitat at nalilimitahan sila sa kanilang mga galaw. Ang aso at pusa naman ay domesticated animals, sanay sa tao, at can easily get emotionally attached to their pet owners. While studies suggest na ang mga sintomas ay comparable sa mga tao, gaya ng walang gana or erratic ang eating habit, compulsive behavior sa mga primates, aso, at pusa, disrupted sexual interest sa lahat ng nabanggit na hayop, and to the point of self-harm, as records show, to some dolphins, elephants, and primates in captivity. May mga speculations and sound theory pa rin ang mga eksperto
na mas matindi ang epekto ng depression sa mental health sa mga hayop kaysa sa mga tao, sapagkat habang may pamamaraan ang mga tao na maibsan ito sa pamamagitan ng pag-communicate para mag-release ng sama ng loob sa kaibigan or professional na eksperto, walang kakayahan ang mga hayop sa mga bagay na ito. Dagdag ng mga pag-aaral na ang mga animal na nag-e-exhibit ng mga clinical symptoms na mga ito, paglilinaw nila na hindi ito applicable sa lahat ng hayop. Ang mga hayop na may mga complex nervous system lang ang mga nakakaranas ng mga sintomas dahil ito ang nag-trigger ng intricate emotions. Lahat ng nilikha ay intended sa specific habitat or environment kung saan siya dapat mamuhay. Mayroong pangbahay, close sa mga tao, habang meron namang dapat sa wild. Yan ang kalikasan ng mga hayop. Hindi sila robot. Ang natural nilang reaction, kagaya ng depression, ay indikasyon na may binago sa kung ano yung dapat. Ang mga ganitong katangian ng mga hayop ay nagpapatunay lang na purposive at intentional ang paglikha sa kanila. An amazing feature of His wonders of creation. Alam po ba ninyo na malaki ang porsyento ng mga may tinatawag na cardiovascular disease? At dahil po sa mataas na level ng kolesterol sa katawan, ano ba itong kolesterol naman at paano ba natin itong mapapababa? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Naku, ang taas ng kolesterol level ko. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag mataas ang kolesterol level? At ano nga ba ang kolesterol? Ang kolesterol ay isang uri ng fat o taba na tumutulong sa ating katawan. Kabilang dito ay ang pag-aayos ng nasirang tissue sa katawan at ang pagtulong sa production ng vitamin D. Kapag nagpapacheck ng dugo, makikita sa resulta ang high-density lipoprotein o HDL at ang low-density lipoprotein o LDL. Ang HDL na tinatawag na good cholesterol ay tumutulong na maalis sa katawan ang ibang uri ng cholesterol tulad ng LDL. Ang LDL naman o ang bad cholesterol ay hindi naman ganoon kasama dahil ito ang nagdadala ng cholesterol sa mga bahagi ng katawan na kailangan ito. Pero kapag sobrang taas ng LDL level sa dugo, maaari itong maging sanhi ng pagkakaroon ng bara sa ugat na makakaapekto sa daloy ng dugo at maaaring magdulot ng sakit sa puso. Ilan sa mga paraan para maiwasan ang pagtaas ng LDL level ay ang pag-eehersisyo, pagkain ng soluble fiber tulad ng oats, pagkain ng gulay, at ang pagbawas sa pagkain ng fatty food o matataba at mamantikang pagkain. Now you know! Kung kayo po ay mayroong ginagawang isang project o sabihin natin task, ano, narito po ang mga tips naman paano tayo magiging progressive dun sa ating mga ginagawa. Panoorin natin sa ating You Can Do It. Nagsusumikap dahil sa hirap ng buhay ngayon, lalo na nasa panahon tayo ng moderno. Ang ating panahon ngayon ay mabilis nagbabago, kaya dapat din tayo ay makibagay sa pag-unlad. Kaya ito ang ilang mga tips para lagi tayo mag-progress sa anumang ating ginagawa. Stay motivated! Laging isipin kung bakit mo ba ito ginagawa, kung ano ba ang dahilan, kung bakit gusto mo mag-progress. Learn continuously. Invest in learning new skills, maging maalam sa lahat ng bagay, at maging updated sa kung ano ang mga bago. Stay positive and resilient. Maging masaya sa iyong ginagawa and be adaptable to change. Learn from failures. Matuto sa iyong pagkakamali at gawin itong inspirasyon para mag-improve. Listen actively. Pay attention to others' viewpoints and experiences. Dahil kung minsan, natututo din tayo sa mga karanasan ng ibang tao.
Even when faced with failure or feeling defeated, progressive people always find ways to be constantly motivated to reach their goals. You can do it! This time, balikan na po natin ang atin naman pong mga kapatid dyan sa Bacoor, Cavite. At ating alamin, sino po sa ating mga kababayan ang ating sasaklolohan, kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli balikan natin si Brother Michael Salazar. Brother Michael, rise and shine! Yes, Kuya! Rise and shine! Salamat po sa Diyos muli sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin upang makabahagi ng mabuti sa ating pong mga kapwa dito sa City of Bacoor National High School, Springville. Ngayon po Kuya, kasama po natin ang mga guro at ang kinatawan ng paaralang ito upang makapagbigay din po ng kanilang mensahe patungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan dito po sa kanilang paaralan. Narito po si Ma'am Josie Dayanghirang. Siya po yung lumapit sa ating pong pagsasama-sama na ang kalagayan ng kanilang paaralan upang magkaroon ng karagdagang printer na makakatulong po sa kanilang mga guro araw-araw dito po sa kanilang eskwelahan. Ma'am Josie, kasama po natin si ngayon si Kuya para kamustahin po yung ating pong kalagayan dito sa inyo pong paaralan. At ano po ba ang kasalukuyang kalagayan dito po sa ating pong school ng ating pong mga guro? Dito po ay nakaayos naman po kami nakakapagturo. Kaya lang po, syempre may mga iba pong mga kakulangan at pangangailangan ng mga guro na kailangan pong matugunan, kagaya po nung nirequest po namin na printer. Salamat po. Kasi sa ngayon po, sa 72 teachers po na kaming lahat ay nagtuturo po dito, ilan na lang po yung mga gumaganang maayos na printer. Siguro po dahil sa katagalan, talagang bumibigay na po yung aming mga printer. Kaya salamat po at natugunan po yung aming kahilingan na bigyan niyo po kami ng printer. So, ang estudyante po namin dito ay nasa almost 1,800 din po. At ngayon po kasi dahil sa extreme heat conditions na nararanasan ng aming mga mag-aaral, from face to face, nag-shift po kami into modular. Kaya malaking tulong po talaga sa amin yung printer kasi kailangan po talaga namin ng makapag-print din ng mga learning activities para po sa aming mga mag-aaral na walang access po sa internet at sa gadgets. Kaya malaking tulong po yung ibinigay niyo po sa amin na printer. Salamat po sa Diyos. At dahil po dito, Kuya, naririto po ang ating pong mga kapatid sa MCGI Bacoor Chapter upang ipagkaloob yung pong kanila pong kahilingan ng mga karagdagang printer. Ito po. Sige po, dito po tayo. Dito po sa school po ng City of Bacoor National High School, Springville. Kasabay po nito ng ating pong programa na pagkakaloob po ng karagdagang printer at mga materyales po sa pagpiprint ay nakapagpamigay rin po tayo ng libreng agahan dito po sa school. Kuya, kasama din po natin ngayon ang isa pa po sa guro dito po sa CBNHS Springville, si Ma'am Emilia Magudayaw. At baka may gusto pa po kayong sabihin kay Kuya. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pagtugon sa request ni Ma'am Jo dahil mabibigyan kami ngayon ng bagong printer at karagdagang printer na magagamit po talaga namin sa araw-araw. Napakalaking blessing po nito para sa aming paaralan. Salamat. Salamat po sa Diyos, Kuya, kasi tayo po dito po sa CBNHS Springville ay regular pong nagsasagawa ng Bible study sa pamamagitan po ng bread. Kaya po, nakita ng ating pong mga kapatid dito sa ating pong pinagsasagawa ng Bible study yung kanilang pangangailangan. Salamat po sa Diyos muli, Kuya. At mula po dito sa MCGI Bacoor Chapter, ay nagpapasalamat po kami sa Diyos na muli pong makabahagi sa mabuting paggawa. At Kuya, samantalahin na rin po namin yung pagkakataon
na makabati. Kapiling po natin ang ating pong mga kapatid mula dito sa Bacoor, Cavite. Ready na po? 1, 2, 3, go! MCGI Girls! MCGI Shines! To God be the glory! Pag-ibig! Salamat po sa Diyos! Back to you po, Kuya! Maraming salamat once again, Brother Michael, at sa inyo pong lahat, mga kapatid dyan sa Bacoor, Cavite. Salamat po. Salamat sa Panginoon at sa inyong patuloy na pakikipagkaisa. Tayo po ay magpapatuloy naman na magtutulong-tulong upang umabot sa ating mga kapwa-tao. Sa ating pagtitiwala na ito ay isang obligasyon sa harap ng Panginoon na kung meron tayong alam na kabutihan, sabi nga po sa 4 at 17 ng Santiago, sa nakakaalam ng mabuti, ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya huwag nating ipagkakait ang mabuti, sabi nga po sa 3:27 ng Kawikaan, sa kinauukulan, pag nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na ito ay gawin. Tunghaya naman natin ang kwento na kung paano bang napagtapos ng isang nanay ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan lamang po ng pagbebenta ng samalamig. At iba pang pagkakakitaan, kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako si Maria Cleofe Maramara, 59 years old. Taga Dasmariñas City. Nag-start ako sa maliit na puhunan na 300 to 500. Nagtinda ako ng samalamig at saka mga banana cuturon. Hanggang sa yung mga customer ko, naghahanap na ng iba pa. Then, nagdagdag akong pansit, sopas, spaghetti. Kumikita naman ako doon, nakakatulong ako ng kahit papano sa aking pang-araw-araw dito sa bahay na gastusin sa pagpapadala ng mga allowance sa mga anak ko, sa pag-aaral nila. Ito ang naisip ko kasi bukod sa walang ibang nagtitinda rito ng merienda sa lugar namin, tapos makikita mo araw-araw yung pamilya mo, yung mga anak mo, nababantayan mo. Kahit papaano, hawak mo yung oras mo. Sa umaga, mga 5 to 6, mamamalengke ako ng mga yung ititinda. Pagbalik dito, igagaya ko naman siya, tapos magluluto muna ako ng mga pananghalian ng mga bata. Tapos, ito, susunod ko na yung sa paninda ko. Tapos, kailangan na i-display ko na ang mga paninda ko ng mga 1 to 2 ng hapon. Matatapos naman, depende kung mabenta, nauubos ng alas 5, alas 6, yan. Nagsusumikap ako sa ganitong klase ng hanap buhay kasi inspiration ko yung mga anak ko. Kasi susumikap sila sa pag-aaral. Lalo na yung mga nung high school sila, nagtatap talaga sila. Nilulutuan ko lang sila ng pambaong pangkain, pero eksakto yung pamasahe. Kasi talagang kailangan mong magtipid. Kunti lang ang naibibigay ko. Bad experience ko nung maubusan ako ng puhunan dahil sa maraming bayarin. Nung nag-stop ako, nalungkot ako nun talaga. Pero nag-isip pa rin ako ng kung saan ako kukuha uli ng puhunan. Ayun, doon uli ako nag-start hanggang sa tuloy-tuloy na siya. Nakapagtapos na rin yung mga anak ko, tumutulong na sila sa mga gastusin. Wala lang nakakahiya roon kasi legal naman yun. Ano ikikahiya mo? Pagkain yun. Kailangan ng pang-araw-araw ng tao yun. Mas nakakatuwa nga yung, uy, ang sarap na, pupurihan, ang sarap naman ito. Nung panahon kasi, talagang gipit ka, bibili ka lang ng ulam. Talagang, kumbaga, pera-peraso lang talaga kayo kung kumain kasi yun lang ang meron. Pero ngayon,
awa ng Diyos, nakakakain na ng kung anong gustong kainin. Bukod sa pagtitinda ko ng mga merienda, ko na rin yung mag-unti-unti sa sari-sari store. Yung kinikita ko sa pagtitinda sa merienda, binibili ko ng mga produkto para sa sari-sari store para kung anong mga kailangan ko sa tindahan ko sa pagluluto, pwede kong kuhanin siya doon. Umiikot siya. Hindi lang dapat iasa sa asawa natin ang pagtatrabaho. Dapat mag-isip din tayo na kung paano kikita bilang housewife ka lang. Kung anong kaya mong pagkakitaan, kumbaga. Sa araw-araw natin ginagawa, pagising sa umaga, kailangan natin, siyempre, manalangin, nagabayan tayo sa araw-araw na natin gagawin. Pasalamat sa Kanya sa kung anong meron tayo ngayon. Sa mga katulad kong may bahay, na nagsusumikap, na tumulong sa pamilya. Unang-una, humingi tayo ng gabay sa taas. Sa buhay talaga, maraming mga balakid, tuloy lang, papahad lang, tumawag sa Kanya para tulungan ka sa araw-araw mong ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli isang issue ang ating itinanong sa atin pong mga kababayan. Ano ba ang kanilang maipapayo sa mga nagbabalak na pumasok sa buhay may asawa? Pakinggan natin ang kanilang mga sagot at alamin din natin kung ano naman ang payo ng banal na kasulatan tungkol dito. Para sa akin, kahit bata ka pa, basta nakatapos ka ng pag-aaral, kahit mag-asawa ka ng maaga, pagkapanganak mo, makakuha ka pa rin ng magandang trabaho kasi nakatapos ka ng pag-aaral. Then, mabibigay mo rin yung gusto ng mga anak mo kapag may maganda kang trabaho. Ano po yung maipapayo nyo sa mga nagpapalakuhasok sa buhay pa? Maipapayo ko kanila kung pwede yung pag-isipan nila yung pag-isipan nilang bago pumasok din kasi napakahirap talaga, lalo na kapag yung lalaki hindi pa rin ready sa pagpapamilya, mapapasubo siya. Ano po yung maipapayo po ninyo sa mga nagbabalang pumasok sa buhay may asawa po? For me, pag-isipan mo lang mabuti, mabilis naman dyan pumasok sa ganyan eh. Isipin mo lang kung kaya mo silang buhayin. Kung may pangtutustes ka sa kanila. Kasi pag sa pagpapamilya naman, madali lang yun eh. Para dun sa mga bata, yun ang iisipin mo. Kung paano sila pagka taan ng ilang taon, ganyan sa araw-araw, kung kaya mo bang mag-provide sa kanila. Mga needs nila. Ano po yung maipapayo niyo po sa mga nagbabalak pumasok sa buhay mag-asawa po? Huwag silang magmamadali kasi hindi din madaliin eh. Nilabanan ko na lang kasi andito na eh. Yun lang. Okay. Ano po yung mapapayo nyo po sa mga nagbabalak pumasok sa buhay may asawa? Isip muna maigi. Bago yung relasyon, andyan lang yan eh. Pagka napasok mo na, talagang hindi ka na makakalabas. Kagaya ko, biglaan lang dito. Siyempre, malaki ang tanda ko sa misis ko. Siyempre, may mga bagay na gusto pa siyang gawin. May mga pangarap pa siya pero hindi niya na magawa kasi dahil nandiyan na yung pamilya. Yun ay yung naging focus niya. Saka dapat yung partner na pipiliin mo, yung siyempre maaasahan kasi hindi ka naman, yung anak mo hindi pwedeng mamili ng tatay. Ikaw, pwede ka mamili ng tatay. Yan lang.
yung hirap ng buhay. Experience na experience ko yun. Matagal bago nakasubay. Ngayon, okay na. Sa pagsusumikap ng asawa. Good provider. Nakakapagsisi, pero sabi ko nga, dahil nga maano naman ang anak namin, malaki din ang pasasalamat ko sa kanya kasi maalagang ina siya. So, mapapayo ko lang, aral muna sila. Tama yun. Ang relasyon, nandyan lang yan. Para sa akin. Ewan ko lang sa kanila. Iba kasi dyan, nagmamadali talaga. Babae, andyan na yan eh. Toyoy na talaga yan. Exactly, toyoy na talaga. So, tayo yung ano eh. Tayo yung binigyan ng pagkakatao para umunawa. Tayo umunawa. Sa buhay ng may mag-asawa, may hindi talaga pagkakaintindihan. Kaya kailangan unawain mo ang misis mo. Ano man ang pinag-aawayan nyo, kailangan ikaw ang mag-adjust. Lalaki ang mag-a-adjust para sa pagsasama nyo dalawa. Kung ayaw nyo nang lumala, ikaw na ang mag-adjust. Para sa... Sa Pilipinas, ang legal marrying age ay 18. Pero alam ba ninyo na sa Sudan, pinapahintulutan na mag-asawa kahit 10 taong gulang pa lamang. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-aasawa kapag wala sa tamang gulang ay maaaring makaapekto sa kalusugan, lalo na sa babae na maaaring magka-problema sa pagbubuntis. Bukod dito, maaari ring magdulot ng problema sa pagpapalaki sa anak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kung Biblia ang tatanungin, ano ang maipapayo nito sa mga gustong mag-asawa sa murang edad? May aral kaming pinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila. Kung mapigil nila agad na mag-asawa, pagkawala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral 7:36 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang. Ang sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa dun sa flower of her age, yung age of maturity, baka kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa mga ma-indulge sa sexuality. Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, hayaan mo ng mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Eh, hindi pa naman ustong edad yung 15 anos, 16. Miski nga sa batas, hindi pa yun, hindi pa legal age yun eh. Under always the custody of the parents. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia, kapatid. Tuloy-tuloy po naman ang ating paghikayat, ang ating pong panawagan, ang ating patuloy po na pagnanasa na makahikayat ng ating mga kapwa-taong samantalahin natin ang mabuting pagkakataong mayroon tayo na makapagpakita ng pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti sa kanila. Narito pong muli ang isang social experiment. Kanin niyo po. Isa po.
Magkano yung pagkaon nito? Salamat po ate. Wala po akong pera. Pwede po mag-counter ito eh. Sige daw kuya. Sige ka na lang. Ayun na, lapit na to. Ingatan mo yung pera mo ha. Salamat po. Wala ka lang ganito. Wala ka lang ganito. Diyan di ba ka sa MCs? Amo ka skila? Karong daily niya kayo. Wala may port tayo pa skila. Pinaka mo nga sobe lagan mo? Hindi kami kabuo. Wala po ang pera, ma'am. Nangangala ka lang po ako. Ha? Nangangala ka lang. Ma'am, wala po talaga akong pera. Chara, sige ka. Sa bahay, may sakit po. Kuya, salamat po. Masaya ako. Sobra-sobra. Okay lang yan. Marami naman pagkain dyan. Pag may nanghingi sa'yo, kawawa naman yun. Ang kailangan ng pagkain. Gusto niyang kumain. Nagugutom siya. Pagtaboy mo pa. Kaya naghihirap ang mga Pilipino dahil hindi tayo nagtutulungan. Dapat magtutulungan tayo. Nag-iintindihan, nagmamahalan. Malugi ako sa negosyo. Hindi naman importante yan. Ang importante na makatulong ako sa bata, kawawa. Kasi galing, ang importante sa atin na magdasal palagi. Kaya mayroon mga tao na manghingi ng tulong. Kailangan tulungan natin. Hindi natin pa babayaan. Kasi talagang obligasyon talaga tumulong. Bigay-bigay. Tulong-tulong talaga.
It's better to give than to receive. Naniniwala ka? Oo, naniniwala po ako, sir. Dili dapat natin abusuhin o pagtabuyan, buya-buyahin, hindi natin ano, dapat tulungan natin. O sama sa akin, hindi ako ang mayari nito. Pero may ano naman ako na taos puso akong nagbigay kasi naawa ko sa kanya. Naawa lang talaga ako sa kanya. Kasi ako rin, ano rin ako, laging mahirap din ako. Mahirap din ako, papa, mama ko, mahirap din talaga kami. Kaya naramdaman ko lang talaga yun sa kanya, yung naglalakad, nagugutom, nangyayari din yan sa akin. Bago nagkaroon ng ganito, naramdaman ko talaga. Kasi laging hirap din ako eh. Yung kita at saka yung pira, nandyan lang yan eh, ikot-ikot lang yan eh. Pero yung tulong mo sa kapwa-tao mo, paminsan-minsan lang yan dumarating eh. Oh, ang gusto ko lang sa kanya na makakain siya. Hindi ko nga alam kung taga saan siya. Laging makakain lang siya. Sabi ko ka sarili ko, nagsimula rin ako sa mahirap. Mahirap din akong tao, kaya pag may lumapit sa akin, basta kaya ko lang ibigay ang tulong ko, binibigay ko talaga. Hindi na tayo habang buhay na nandun sa ibabaw. At least gagawa lang tayo ng mabuti sa tamang paraan. Amin pong paanyaya ang ating pong continuation sa ating mass indoctrination. Nasa day 11 na po tayo mamayang gabi, June 3, ngayong araw po na ito ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po ay maipagpatuloy ninyo matapos ninyo ang pakikinig ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya, sumasa inyo sa araw po ng Lunes, alas 6 ng umaga. Kung loloobin ng Panginoon, magkasalo-salo tayong muli. Ang serbisyong bayanihan, patuloy pong public services natin from Monday to Friday. Nag-umpisa po yan alas 4 po ng hapon. At sa atin pong MCGI Charity Center, tayo po naman ay may sinasagawang medical mission. Ang ating MCGI clinic po ay nakabukas dyan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, every Friday. Ang registration po natin from 5 in the morning to 9 o'clock in the morning. Ganon din po ang ating La Verdad Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Araw-araw naman po ito, Monday to Friday. Meron po tayong mga libreng medical services na ipinagkakaloob sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, lahi, kulay o wika, tayo po naman ay nakahandang makapagsilbi sa inyo sa tulong at awa ng Panginoon nang wala tayong anumang hinihinging kapalit sa ating mga kapwa-tao. At sa pamamagitan po niyan, ipapasalamat tayo sa inyong patuloy po na pagsubaybay at anumang paraan higit po kaming makakatulong kasama po ang members ng Church of God International sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naririto po kami sa tulong at awa ng Panginoon habang may buhay, lakas at mabuting pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa ay tinitignan po namin at sinasampalatayanan namin sa harap ng Panginoon na ito ay isang obligasyon at hindi isang opsyon. At sa huli, mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, muli po ay iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapakita ng pagmamahal na dapat nating iparamdam sa ating mga kapwa-tao. Sa kanilang rendition ng awiting Awit Natin, narito po ang Kabobos Couple para sa ating On a Good Note. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Aming masusunod iyong
sa tuwing na ay magtutulungan. Ama ay tanggapin aming nakayanan sa katwiran mo'y maging kasangkapan. Sa buhay na ito'y pagpapalain